Ilang rehiyon sa bansa may pit na binabantayan ng Health Department matapos makitaan ng pagtaas ng kaso ng COVID-19. 8 katao patay sa nangyaring sunog sa barangay UP Diliman, Quezon City. 80 pamilya apektado. At poste na may kontador ng kuryente sa Tondo, Maynila, bumagsak nitong weekend, 2 sugatan. Magandang gabi, Pilipinas, sa detalye ng ating mga balita. 7 araw bago ang nakatakdang halalan na panatili ni Presidential Frontrunner Bongbong Marcos ang pangunguna sa pinakahuling survey ng Pulse Asia. Nasa 56% ang preference rating ni Marcos sa isinagawang survey noong April 16 hanggang April 21. Pangalawa naman si Vice President Lenny Robredo na nasa 23%. Ito ay 1% na mas mababa sa nakalipas na survey. Samantala, pumangatlo si Senador Manny Pacquiao na may 7%. Manila City Mayor Isko Moreno na nasa 4%. Senador Panfilo Ping Lacson na nasa 2%. 1% naman si Ernie Abella at Paisal Mangundato na nasa 0.3%. Si Calio Didi Guzman na habang parehong 0.1%. Sina Norberto Gonzalez at Jose Montemayor Jr. Sa bahagi ng Vice Presidente, si Davao City Mayor Sara Duterte ang nangunguna na may 55%. Kasunod niya si Senate President Vicente Soto na may 18%, Senador Kiko Pangilinan na may 16%, Dr. Willie Ong na may 3%, Manny Lopez na may 1%, Buhay Party List Representative Lito Atienza na may 0.5%, Walden Bello na may 0.4%, Carlo Serapio na may 0.3%, at Rizalito David na may 0.1%. Vice Presidential Frontrunner Sara Duterte umapila sa publiko na ipanalangin ang pagkakaroon ng tapat, maayos at mapayapang halalan. Si Eden Santos sa detalye. Dapat umanong irespeto ng lahat anuman ang maging resulta ng halalan sa taong ito. Sa programang sa ganang mamamayan ng NET25 ay sinabi ni Vice Presidential Frontrunner Sara Duterte na sa darating na Lunes, Mayo 9 ay irespeto ng lahat kung sino man ang mananalo at ihahalal ng taong bayan. Ilang araw bago ang pagboto ng mga Pilipino, muling nanawagan si Duterte sa publiko na ipanalangin ang pagkakaroon ng tapat, maayos at mapayapang halalan. Ngayong darating na Lunes, May 9, 2022, and lahat tayo ay dapat respetuhin natin kung ano yung resulta ng eleksyon at suportahan natin yung mga ihalal ng mananalo at ihalal ng ating mga kababayan. Una rito, inihayag ng kampo ni Vice President Lenny Robredo na magkakagulo sakaling si Presidential Frontrunner Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang mananalo sa halalan. Tila hindi pa rin umano matanggap ng mga pinklawan ang patuloy na pamamayagpag ni Marcos sa 2022 presidential election, batay na rin sa pangunguna nito sa iba't ibang survey bukod pa sa mga dinudumog na campaign rallies ng UNI team sa iba't ibang lugar sa bansa. Kaya naman, maging ang ilang netizens na nakausap ng NET25 News ay kumbinsidong si Marcos na ang mananalo. Palagay natin, hindi na. Bakit po? Eh, malakas talaga si BBM eh. Hindi na, landslide na si BBM. Wala tayo magagawa yan kung dadali ng Iglesia ni Cristo si BBM. Eh, mas malakas yon. Ibig sabihin, sa survey pa lang, panalo na. Ah, malamang nga. Panalo na sa ano, butuhan. Hindi na siguro kasi ano naman ni Marcos eh, di ba? Dami naman si Marcos eh. Lalong wala na. Kasi lahat kami pamilya, anim kami butante, puro BBM eh. Oo. I think hindi na.
Dahil parang ano, solid na si BBM ngayon. Saka ano, malakas ang ano ni BBM simula Luzon, Bisaya hanggang Mindanao. Abangan na lang natin. Pero BBM ako ya. Tiniyak naman ni Duterte na tibay ng puso ang magiging sandiga ng kanyang serbisyo sa publiko sa oras na siya ay manalo. Gaya ni Marcos, napakalayo rin ang agwat ng lamang ni Duterte sa kanyang mga katunggali sa pagka-vice presidente na sina Senate President Tito Soto, Senator Kiko Pangilinan at iba pa. I would not say no that I will be the best vice president that our country will ever have, no. We will let history be the judge of that. Pero yung nasa akin po talaga at lagi kong sinasabi na sa ating lahat, Sen, is yung tibay ng puso ko as a Filipino. Matibay talaga ang puso ko, Sen. I'm not the best, I'm not the brightest, I'm not the most brilliant candidate out there. Pero kung meron kang ipapagawa sa akin, I will move mountains para ma-deliver yan sa iyo. So yan po yung nasa akin. Eden Santos para sa Mata ng Agila. Matatag, matapag, matapat. Samantala, 7 na lang, halala na. Presidential candidate Bongbong Marcos umapila sa mga supporters na iwasang makipagtalo. Si Ben Pascua sa detalye. Nanawagan si presidential candidate at frontrunner Bongbong Marcos sa kanyang mga taga-suporta na mag-restrain sa anumang uri ng pakikipagtalo sa mga taga-suporta ng iba pang mga kandidato. Lalo na ngayong isang linggo na lang, halala na! Sa simula pa lamang ng kampanya para sa 2022 elections ay hindi gumawa ni magsabi ng anumang paninira ang kampo ni na Marcos. At nakatuon ang kanilang atensyon sa pagpapakilala sa kanilang mga plataporma bilang isang kandidato. Samantala, kabi-kabi lang paninira at akusasyon ang ibinabato ng kampo ni na Robredo. Tila itinanim sa isip ng kanilang mga taga-suporta ang samot-saring patutsada laban sa Uni Team. Isa na rito ang bangayan sa pagkikita ng mga taga-suporta ni na dating senador at presidential candidate Bongbong Marcos at Vice President Lenny Robredo sa isang mall sa Makati. Then Pascua para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Idiniposito na ng COMELEC sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang final trusted build ng source codes para sa halalan sa Lunes, Mayo 9. Si Madeline Villar Moratillo sa detalye. Na-turn over na ng Commission on Elections sa Bangko Sentral ng Pilipinas ang final trusted build ng source codes para sa election results transmission services. Pinangunahan mismo ni COMELEC Chairman sa Idamin Pangarungan ang pagdeposito ng nasabing source codes na personal namang tinanggap ni BSP Governor Benjamin Jokno. Ang nasabing source codes ay ilalagay sa isang vault sa BSP kung saan ito mananatili kasama ang iba pang source code ng automated election system. Layo nitong masiguro na walang sino man ang makakagalaw sa source codes at matitiyak na hack-free ang sistema ng halalan. Tiniyak naman ni Pangarungan na bago idiniposito sa BSP, dumaan sa mahigpit na pagsusuri ang source codes para sa transmission router. The source codes were certified by the International Certification Entity, the Pro-V&V from Alabama, USA, the Technical Evaluation Committee through the Pro-V&V has certified that these source codes are operating properly, securely, and accurately. Ipinaliwanag naman ni COMELEC Commissioner Marlon Casquejo na sa kanilang ginawang pre-logic and accuracy test, nakitaan ng ilang modification ang transmission router kaya muli itong isinailalim sa trust build bago idiniposito sa BSP. And with regards to this transmission router, during our pre-lap, we discovered some, not really error, but some modifications as the transmission of results. So that is why there is a need to trusted build again because it's a source code related modifications. And this is, I think, the last one
and we have already tested this transmission router in our data centers, and it passed all the necessary modifications. Madeline Villar Moratilio, para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa ating pa rin mga balita, tiniyak ng Department of Education ang iba yung suporta sa tinatayang 647,812 na mga guro na magsisilbi bilang miyembro ng Board of Election Inspectors of BEI sa darating na halalan sa May 9. Ayon kay Education Secretary Leonor Briones, ibibigay ng gagawaran ng lahat ng tulong para sa mga guro na magsasakripisyo na naman para sa matagumpay na halalan sa bansa. Prioridad dumano ng DepEd ang kalusugan, kaligtasan at kapakanan ng mga tauhan ng DepEd sa pagbibigay ng sapat na tulong pinansyal sa gitna ng pandemya. Nabatid na 319,317 na mga guro ang magiging miyembro ng Electoral Boards, 200,627 naman ang EB Support Staff at 38,989 ang DepEd Supervisor Official o DESO, 87,162 ang DESO Support Staff at 1,717 ang magiging miyembro ng Board of Canvassers. Patuloy ang pakikipagpulong ng DepEd sa Commission on Elections, Philippine National Police at Armed Forces of the Philippines para sa kaligtasan ng mga guro, lalo na sa mga lugar na tukoy na mainitang labanan ng mga politika. Magkakaroon ng DepEd Election Task Force Operation and Monitoring Center na ilalagay sa bulwagan ng karunungan mula alauna ng hapon ng May 8 hanggang alas 5 ng hapon ng May 10. Maraming guro ang naharas tuwing halalan at marami sa mga ito ang hindi nabibigyan ng legal assistance sa pagiging Board of Election Inspectors. Kaya ang apila ng Alliance of Concerned Teachers sa pamahalaan, proteksyonan ang mga guro. Si Man Corvera sa detalye. Karapatan ng guro sa eleksyon. Nangangamba ang Alliance of Concerned Teachers para sa kaligtasan ng mga guro na magsisilbing Board of Election Inspectors sa Lunes. Sa harap ito ng umiinit na bangayan ng mga supporters ng mga kandidato. Ayon sa grupong ACT, tuwing eleksyon, maraming guro ang biktima ng pangaharas. Inihalimbawa nito ang isang guro na nagbuwis ng buhay sa nakaraang eleksyon sa Batangas at pangaharang sa mga BEI sa Payatas para protektahan ng boto. Pero ang malungkot, wala silang nakukuhang legal assistance mula sa COMELEC. Sa tingin ko, yung BEI natin talaga hotspot, babantayan yung bawat kilos ng ating BEI na ito yung magbibigay sa kanya ng mas matinding pressure. Sana dito pumapasok yung tulong sa amin ng COMELEC, tulong ng iba't ibang mga ehensya, particular na rin yung DepEd, na dapat ay sundin kung ano yung mga patakaran na inihatag ng COMELEC, yung mga guidelines sa usapin ng mga watchers natin, sa usapin ng mga politiko, kung hanggang saan lamang ba sila. Hiniling ng grupo sa COMELEC na payagan silang makaboto kung saan maitatalagang polling precinct para hindi sila mapabilang sa mga disenfranchisement. Umapila rin sila sa gobyerno na protektahan ang mga guro laban sa mga politiko o grupo na nagbabalak ng anumang pandaraya at protektahan ang kanilang mga karapatan. Hiniling rin nila na huwag nang kaltasan ng buwis ang makukuhang honorarium. Bukod sa delikado, mahirap na trabaho raw ang ginagampanan ng mga guro tuwing halalan at dapat lang silang bigyan ng karapat-dapat na ayuda ng gobyerno. No, nadagdagan lang siya ng 1,000. So, doon na lang po muna tayo magbase. Ano po, kung yung 1,000 na idinagdag nila doon sa dating honoraria na hindi nakakasapat sa aming pagtanaw ng mga nakararaang taon o nakararaang eleksyon, uulitin ko po, ang karagdagan ay 1,000. Pero ang tax na inilagay nila ay 20%. So magkano po yun? 1,400 ang mawawala dun sa 7,000. Makatuwiran po ba yun? Doon pa lang, napakalaking question na ang nakikita natin kung bakit at paano sila nagsagawa ng ganun o paano kaya nila naisip yun. O saan po kaya sila kumuha ng ideya na yun ay makasasapat para sa aming mga BEIs? Unang-una, kami yung nasa amin pong mga kamay, no, yung magiging daloy o procedure ng elections. May Ann Corvera para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat.
Kapakanan ng mga guro, isa sa prioridad ni Pangulong Duterte kaya nilagdaan ang Republic Act 11713 o an Act Further Strengthening Teachers' Education in the Philippines. Big sumintak sa detalye. Kahit nasa huling yugto na ng panunungkulan, nananatiling prioridad ni Pangulong Rodrigo Duterte ang kapakanan ng mga teachers sa bansa. Sinabi ng Pangulo na ito ang dahilan kaya nilagdaan niya ang Republic Act 11713 o an Act Furthering Strengthening Teachers' Education in the Philippines. Nakasaad sa binabanggit na batas ang pagpapalakas sa Teacher Education Council na magbibigay ng ibayong proteksyon sa mga guro. Nasa bagong batas din ang pagkakaroon ng scholarship program para sa mga estudyante na nagnanais pumasok sa teaching profession at pagpapalakas sa National Educators Academy of the Philippines. Ipinag-uutos din ng batas ang pagkakaroon ng pondo para patatagin ang kapakanan ng mga guro sa bansa. Vic Sumintak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Magtatalaga naman ang Armed Forces of the Philippines o AFP ng mahigit 40,000 tauhan sa buong bansa para sa pambansa at lokal na halalan sa Mayo 9. Ayon kay AFP spokesperson Army Colonel Ramon Zagala, si AFP Chief of Staff General Andres Centino ay nagbigay sa kanila ng direktiba na magpatibay ng dalawang mode of operation para sa paparating na halalan. Anya, ang 40,000 troop ng AFP na inilaan sa lahat ng rehiyon ay nakatakdang subaybayan ang 14 na lungsod at 105 bayan na tinaguriang election areas of concern sa ilalim ng highest red category. Ukol sa local absentee voting turnout ng AFP, sinabi ni Zagala na kumulang 33,000 AFP personnel ang bumoto na sa local absentee voting na nakaschedule mula Abril 27 hanggang 29. Abangan, Department of Health nakapagtala ng 1,300 na mga bagong kaso ng COVID-19 noong nakaraang linggo at ilang rehiyon sa bansa. Mahigpit na binabantayan ng Health Department matapos makitaan ang pagtaas ng kaso ng COVID-19. Yan at iba pang mga balita pagbabalik ng Mata ng Agila. This portion is brought to you. Gagawa niyo. Wala pong forever sa loob ng presinto. Bibigyan lang po kayo ng hanggang 15 minutes para bumoto. Hanggang 15
minutes lang para bumoto? Tama! At kapag ikay humigit sa 15 minutes, maaari ka nang i-report sa Board of Election Inspector at ipadakip sa pulis! Dahil nakaantala na po kayo sa halalan. Tandaan! Marami pa pong mga botante ang nais pang bumoto, kaya't bigyan natin ng pagkakataon. Akala ko pa naman pwede. Eh bakit po ba gusto nyo magtambay-tambay dyan sa loob ng presinto? Balita ko kasi bago yung aircon dun sa botohan. Mabuti pa, bumili na lang po kayo ng balot. Para maging presto ako? Ang init kasi! Ah, hindi po. Para po maubos na po itong balot ko. Pagkatapos po nun, maligo ka. Para presto ka. Para sa karagdagang kaalaman, makipag-ugnayan lang sa pinakamalapit na barangay o bisitahin ang COMELEC website. A public service message of NET25 for Mata ng Halalan 2022. Matatag, matapang, matapat. This portion is brought to you by... Balik sa mga balita, sa iba pa nating mga top story, nakapagtala ng 1,399 mga bagong kaso ng COVID-19 sa bansa nitong nakaraang linggo. Ayon sa Department of Health, mula April 25 hanggang May 1, ang daily average cases ng COVID-19 sa bansa ay 200. Mas mababa ito ng 5% kumpara sa naitala noong April 18 hanggang April 24. Wala namang naitala ang bagong kaso ng severe at critical cases nitong nakalipas na linggo. May 215 naman bagong naitalang nasawi dahil sa virus. Pero ayon sa Department of Health, 56 lang rito ang nasawi nitong April, 6 noong March 16, noong Pebrero 23, noong Enero at ang iba pa ay noong 2021 at 2020 pa. Tumaas ng 7% ang bagong kaso ng COVID-19 sa Metro Manila sa nakalipas na 7 araw. Ito ang inihayag na Octa Research Group. Ayon kay Dr. Guido David ng Octa, mula Abril 24 hanggang 30 ay naragdagan ng 7% ang growth rate kumpara noong pagitan Abril 17 hanggang 23. Kada araw kasi anya ay naging 85 ang 7-day average ng bagong kaso sa NCR. Hanggang nitong Sabado, mas mataas ito sa 79 na bagong kaso kada araw sa nakalipas na linggo. Ang reproduction number o bilang ng mga nagpo-positibo sa mga sumailalim sa COVID-19 test sa Kalakhang, Maynila ay umangat sa 0.79 mula sa 0.66. Namamalagi naman sa very low status ang healthcare utilization na nasa 21%. Namamalagi pa rin ang bansa sa minimal risk classification ng COVID-19 pero dahil sa ilang rehiyon ang napaulat na may pagtaas ng kaso ng infection, masusi nila itong minomonitor. Alamin natin sa report ni Madeline Villar Moratilio. Mahigpit na binabantayan ngayon ng Department of Health ang ilang rehiyon sa bansa matapos makitaan ang pagtaas ng positive growth rate sa nakalipas na 2 linggo. Ito ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere ay ang Regions 4B, 5 at 8. Hindi po siya nagtatranslate sa pagtaas ng average daily attack rate. Hindi rin siya nagtatranslate sa pagtaas ng admission sa mga ospital. Although meron po tayong binabantayan na 2 areas ngayon dito sa NCR kung saan yung kanilang isolation wards ay medyo tumataas ang utilization. Nasa 60% ang isang area. Yung isang area naman, almost 50%. But as we did further analysis, nakita natin most of these admissions were mild and asymptomatic. Sa National Capital Region naman, bagamat may ilang lugar ang nakitaan rin ang pagtaas ng mga kaso, hindi naman anya ito nagresulta ng pagtaas ng daily attack rate sa rehiyon. Bagamat may 2 ospital anya sa NCR ang binabantayan ng DOH dahil sa paglagpas sa 50% ng admission ng kanilang isolation ward. So unang-una, hindi naman kaila sa atin. Ano? We had been reporting to the public na meron talaga tayong mga binabantayan ng mga lugar na may pagtaas ng mga kaso, no? Numero ng kaso. But as we always say, it is still not considered significant because it does not translate to increased average daily attack rate. It also doesn't translate, most importantly, to increasing admissions in hospitals. Ito pong sinasabi na may pagtaas ng 7%, parang hindi po basically the same, no, yung ating trends. Kasi dito po, kapag tinignan natin sa National Capital Region, in the aggregate form, no, ng mga numero,
nakita natin bumaba pa tayo by 4% dun sa ating mga aggregate numbers, no, ng cases across all 17 localities in the National Capital Region. Although we are seeing increase in the number of cases, katulad nung nireport ko kanina, dito sa NCR, meron tayong limang area sa NCR kung saan merong pagtaas, no, yung kanilang two-week growth rate at saka kanilang one-week growth rate. Pero nung tinignan natin, further analyzing that, ang pagtaas ng kaso is from 2 cases to 30 cases. And as I've said, hindi po siya nagtatranslate sa pagtaas ng average daily attack rate, hindi rin siya nagtatranslate sa pagtaas ng admission sa mga ospital. Although meron po tayong binabantayan na dalawang areas ngayon dito sa NCR kung saan yung kanilang isolation wards ay medyo tumataas ang utilization. Nasa 60% ang isang area. Yung isang area naman, almost 50%. But as we did further analysis, nakita natin most of these admissions were mild and asymptomatic. Sa kabila nito, sinabi ng DOH na nananatili pa rin nasa minimal risk classification ng COVID-19 infection ng bansa. Tinang patuloy na pagbaba ng mga kaso na nag-a-average na lamang ng 196 cases per day. Nationally, nakapagtala tayo ng 1,373 cases mula April 26 hanggang May 2. 97.29% sa mga active cases ay mild cases lamang, habang wala tayong naitatalang severe at critical na kaso sa linggong nabanggit. Sa monitoring ng DOH mula April 26 hanggang May 2, nasa 196 ang average daily cases ng COVID-19 sa bansa. Mas mababa ito ng 9% kung ikukumpara sa 215 daily cases na naitala mula April 19 hanggang April 25. Mula noong peak ng mga kaso noong Enero, nakakitaan na rin aniya ng patuloy na pagbaba ang mga kaso ng severe at critical na COVID-19 sa Pilipinas. Bagamat may isang kaso ng BA2.12 na natukoy sa bansa, wala pa rin naman aniya itong epekto sa galaw ng COVID-19 infection. Ayon kay Berhere, batay sa kanilang monitoring, nananatiling asymptomatic ang lahat ng natukoy na close contacts ng babaeng Finnish na nagpositibo sa BA2.12. As of today, wala pong nakakaranas pa ng symptoms among all of these close contacts of this Finnish female. 30 of the plain close contacts, sila po ay bakunado, 25 were fully vaccinated. Dalawa sa kanila may latest negative result. Dalawa sa kanila partially vaccinated. Yung isa dito, meron din silang latest negative result. Yung isa being verified. Merong isang hindi bakunado but he's a 7-year-old. At yung guardian niya was fully vaccinated. And dalawa dito ay being verified. Now about the close contacts, anong pong mga nasa Baguio at saka yung nandoon sa Quezon City, lahat po sa kanila asymptomatic. Yun pong sa Quezon City na close contacts, katulad ng sabi namin sa inyo nung isang linggo, dalawa sa kanila negative ang kanilang resulta. At yung iba naman, hindi na po sila tinest, pati yung sa Baguio. Ayon kay Verhere, batay sa pag-aaral ng mga eksperto sa Amerika, ang BA2.12 ay sinasabing 23 hanggang 27% na mas nakakahawa kaysa orihinal na Omicron. Pero hindi naman umano ito nagdudulot ng malalang sakit. Ang sub-variant na ito, hindi pa rin aniya idinedeklara bilang variant of concern o under investigation ng World Health Organization. Sa datos ng DOH, 75% na ng target mabakunahan sa bansa ang fully vaccinated na contra COVID-19. Samantala, nagpaalala naman si Verhere sa mga kasambahay ng isang positibo sa virus at kasalukuyan naka-isolate na hindi rin sila pwedeng lumabas para bumoto sa May 9. Base po sa ating mga batas, yung ating pong RA 11332, this is the RA on notifiable diseases. If you had been quarantined, if you had been isolated because of this infectious disease, may sakit kayo or COVID-related symptoms, o kayo po ay na-expose sa isang taong may COVID-related symptoms or nagpositibo, you are therefore quarantined and you cannot go out of that quarantine or that your house. You cannot leave isolation or you cannot leave quarantine ayon sa batas because it's going to affect public health. So nakikiusap po tayo sa ating mga kababayan kung sakasakali po na kayo ay may simptomas, ipagpaliban po natin ang pagpunta sa ating voting precincts para hindi na tayo makapag-cause ng infections dito po sa ating mga presinto. Pangalawa, kung kayo po had been exposed or are
part, no, of this lockdown area or bahay because of a specific person na kasama nyo sa bahay na positibo, huwag po kayong lumabas ng quarantine. At ito po ay hindi inaallow. Madeline Villar Moratilio para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, binigyang diin ni Health Secretary Francisco Duque III na malabong magkaroon ng lockdown pagkatapos ng Mayo 9 dahil sa pagtaas ng kaso ng COVID-19. Ani Duque, kung sakaling makapagtala ng mataas na kaso ang isang lugar, maaring ang ipatupad ay granular lockdown. Sa ngayon, walaan niyang indikasyon na tumataas ang kaso ng bagong COVID cases kaya hindi pa masasabi kung magkakaroon ng lockdown. Ang magiging basihan lamang na maaring tumaas ang kaso ng sakit ay ang pagtaas ng porsyento na hindi sumusunod sa minimum public health standard. Samantala, hindi naman inirekomenda ng Octa Research ang pagpapatupad muli ng lockdown. Samantala, Pangulong Duterte nangakong patuloy na maglalatag ng mga oportunidad para sa mga manggagawang Pinoy. Alamin natin sa report ni Vic Sumindak. Bagamat walang wage benefits na ibinigay ang pamahalaan sa mga manggagawa sa pagdiriwang ng Labor Day, nangako naman si Pangulong Rodrigo Duterte na patuloy na maglalatag ang pamahalaan ng mga oportunidad para sa mga manggagawang Pinoy. Sinabi ng Pangulo na kinikilala ng pamahalaan ang sakripisyo ng mga manggagawa, lalo na ang mga overseas Filipino workers o OFWs na malaki ang ambag sa ekonomiya ng bansa. Ayon sa Pangulo, kahit sa panahon ng pandemya ng COVID-19 ay hindi pinabayaan ng pamahalaan ng mga manggagawa sa pamagitan ng pagbibigay ng mga ayuda at paghahanap ng paraan kung papaano mapapanatili ang kanilang trabaho, kaya unti-unti ay niluwagan ng mga restrictions. Inihayag ng Pangulo sa ilalim ng kanyang administrasyon ay nagkaroon ng mga medical facilities para sa mga manggagawa, OFW Bank at pagtatatag ng Department of Migrant Workers. Vic Sumindak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Sa iba pa ring balita, Malacanang tiwala pa rin sa Department of Justice na may susulong ang drug case laban kay Senadora Leila De Lima. Nagbabalik si Vic Sumindak sa detalye. Iginagalang ng Malacanang ang kalayaan ng hukuman na humahawak sa kasong kinakaharap ni Senadora Leila De Lima na may kaugnayan sa ilegal na droga. Sinabi ni Presidential Spokesman Secretary Martin Andanar na nasa kamay ng hukuman ang ebaluasyon sa mga ebidensya laban kay De Lima kahit nagkaroon ng pagbawi ng testimonya si dating Bureau of Corrections Officer in Charge Rafael Ragos. Ayon kay Andanar, nananatili ang tiwala ng Malacanang sa kakayanan ng Department of Justice at National Prosecution Service na tumututok sa kaso ni De Lima. Ginawa ng palasyo ang pahayag matapos bawiin ni Ragos ang kanyang testimonya laban kay De Lima dahil siya ay pinilit lamang umano ni dating Justice Secretary Vitaliano Aguirre na idiin ang mambabatas na kasalukuyang nakakulong sa Philippine National Police Custodial Center sa Campo Crame. Vic Sumindak para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Samantala, patuloy na inirekomenda ng Department of Health kay Pangulo Rodrigo Duterte na ibito ang Senate Bill 2239 o Vape Bill na inaprobahan ng Senado sa ikatlo at huling pagbasa noong December 2021. Ang Vape Bill ay naglalaman ng mga provisyon na naglalayong babaan ng age of access ng vaping mula 21, pababa ng 18 years old, pagbayag sa flavorings at pagbibigay permiso sa mga advertising at sponsorship strategies. Ayon sa Department of Health, ang Vape Bill ay salungat sa mga layunin sa kalusugan ng publiko at sa itinatag na posisyon ni Pangulong Duterte na protektahan na ang mga Pilipino, lalo na ang mga kabataan mula sa mapaminsalang epekto ng usok at emisyon mula sa mga produktong tabako, mga produktong singaw at ang produktong pinaiinit na tabako. Sinuportahan ng Department of Health at ng iba't ibang stakeholder nito ang ipinangako na patakaran ng administrasyon na protektahan ang kalusugan ng bansa, lalo na ang mga kabataan. Pagtataas ng sweldo, patuloy na apilan ng mga ordinaryong manggagawa. Anila, ito ang pantapat sa patuloy na pagtaas sa presyo ng mga bilihin. Para sa detalye, may live report si Mean Corvera. Mean? Emma, umaaray na nga ang maraming mga manggagawa sa mataas na presyo
ng mga bilihin at mga serbisyo. Apila nila sa pamahalaan, sana raw aprobahan na ang mga petisyon para sa wage increase. Working student at breadwinner ng pamilya si Camille. Madalas umaabot lang ng 5 araw ang kanyang budget dahil sa kanyang binabayarang pagkain, tubig, kuryente at internet. Sobrang kulang po talaga kasi hati-hati po talaga siya, kailangan po umiikot. Di lang po sa pang-araw-araw na gastusin, sa mga bills po, sa tubig, sa wifi, sa kuryente, sa tuition fee ko po. So kapag sumasahod po talaga ako, di po talaga siya tumatagal lang. 3 or 5 araw. Construction worker naman si Albert. Lagpas na sa minimum ang arawang sweldo niya, pero hindi pa rin sapat dahil bukod sa pinapagatas na anak, umuupa pa ng kanilang bahay. Ay, hindi, kulang. Kasi may inuupahan ako at may pinapagatas ako eh. Kung ang mga manggagawa ang masusunod, sana raw magkaroon na ng aumento sa sahod para matustusan ang iba pang pangangailangan. Sa taas ng bilihin po ngayon, kaos pamasahe po. Magkaroon ng dagdag sweldo. Para po medyo gumangga po buhay namin, mga lift, mga construction. Sa ngayon kasi marami ng bayarin eh, kaya pinipilit namin pagkasahin. Opo, pinipilit ko talaga. Ayon kay Senator Ping Lacson, napapanahon ng gumawa ng batas na magdidikta para sa pagtaas ng sweldo ng mga manggagawa. Hanggang ngayon, bigo kasi anya ang Tripartite Wages and Productivity Board na aprubahan ang mga petisyon para sa aumento sa sweldo. Ayon sa Senador, 3 taon nang walang wage increase at ang kasalukuyang arawang sweldo na 537 ay nakabase pa sa 2019 inflation rate. Hindi na anya itutugma sa kasalukuyang inflation dahil lahat ng presyo ng bilihin at serbisyo sumipa na dulot ng mataas na presyo ng mga produktong petrolyo. Tinawag pa ng senador na joke ang bumubuo ng wage board na aniyay kinakatawan ng mga employer at taga-gobyerno kaya hindi nakikita ang tunay na sitwasyon ng mga manggagawa. Sa kanya raw competition at kung ibabatay sa nangyaring paggalaw ng presyo ng bilihin na serbisyo, dapat aabot na ngayon sa 652 ang minimum wage. When we recomputed, inputting yung inflation, kasi definitely may inflation ang estimation gas, dapat nasa 652 na pesos per day. Pero wala pang kilos yung tripartite waste board. Dapat siguro wag nang hintay mag-protest pa yung mga laborers. I think it is incumbent upon the government, national government, to be proactive. Kasi sa mga sorties namin, isa sa mga daing, naiwanan na sila o naiwanan na yung sweldo nila ng taas ang bilihin. Ang Employers Confederation of the Philippines o ECOP, handa naman raw pakinggan ang sektor ng mga manggagawa at idaan sa proseso ang pagtaas sa sweldo. Wala naman raw problema sa kanila kung itataas ang sweldo ng mga manggagawa, pero babala niya maaring maapektuhan ang mga nasa micro, small and medium enterprises. Marami anya sa mga negosyong ito ngayon pa lamang bumabangon matapos hagupitin ng pandemya. Ang minimum wage ay entry level yan. Sa International Labor Organization at sa buong mundo, ang minimum wage para rin sa mga bagong entrants sa market, gaya ng mga fresh graduates. Para protection na sila, hindi sila abusuhin ng mga employer. Unfortunately, in the Philippines, so, since mababa pa yung natin, ginagamit natin pati sa hindi entrants yung minimum wage, yung pinakamababa allowable by law. Ang problema nga ron, hindi equate, diba? Parang kakasay kang buhay yung pamilya ko minimum wage. Hindi minimum wage ang bumubuhay sa pamilya. Ang living wage, nandun yung minimum wage, kung meron isang nagtatrabaho pa sa pamilya, sama yun. No, halimbawa, yung isang anak, nagtatrabaho rin. Yung asawa, nagsasideline, nagluluto, nagbebenta ng kung ano, sama yun sa living wage. Kung may aaprubahan man anyang pagtaas sa sweldo ng mga manggagawa sa ngayon, dapat munang pasanin ng gobyerno para hindi magsara ang maliliit na negosyo. Yun ang problema. So ngayon, nasa gobyerno na ang magdedetermine kasi sila nga yung kontrolado yung wage board kung ano ang pupuntahan. Ako, ang tingin ko, there is a need to adjust, pero dapat ang mag-shoulder siguro at the moment ay ang gobyerno. Subsidy pa rin, ayuda. Kasi pagka pinasa muro sa mga micro, hindi kaya. Baka magsasara lang iba, lalo pang mabawasan ng trabaho.
problema, umaasa pa rin ang grupo ng mga manggagawa na magbabago pa rin ang pasya ng administrasyon at maaprubahan ang mga petisyon sa wage increase bago matapos ang termino ni Pangulong Duterte. Balik sa inyo, Emma. Maraming salamat, Mean Corvera. Abangan, ilang rehiyon may fit na minamonitor ng Department of Health dahil sa pagtaas ng kaso ng dengue at 8 katao patay sa nangyaring sunog sa barangay UP Diliman, Quezon City. 80 pamilya apektado. Yan at iba pang malalaking balita. Pagbalik na Mata Ng Agila. Sa mga balita, isang Labor Day concert ang inihandog ng grupo ni Taguig Representative at Senatorial Aspirant Alan Peter Cayetano sa Taguig City kagabi bilang bahagi anya ng pagsaludo sa manggagawang Pilipino at pagpapasalamat na din sa mga sumuporta sa kanyang kandidatura. Kasabay nito ang biglang pagsulpot ni Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtitipon at dito ay nagpahayag ng suporta sa aspirante. Alamin natin sa report ni Erlo Bringas. Bilang pagsaludo sa mga manggagawang Pilipino at pagpapasalamat na din anya sa suporta ng mamamayan sa kanyang kandidatura, sa Labor Day concert ang nilunsad ang grupo ni Senatorial Aspirant at kasalukuyang Taguig Representative na si Alan Peter Cayetano sa Taguig City kagabi. Kasama ni Cayetano sa nagbigay ng programa ang mga local candidates sa Taguig, kabilang ang kanyang may bahay na tumatakbong alkalde ng lungsod na sila ni Cayetano. Nagbigay din ng entertainment ang grupo sa mga dumalo sa pagtitipon hatid ng ilang mga OPM artists. Sa isang talumpati, sinabi ni Senatorial Beth Cayetano na mahalaga na bigyang pugay at pasalamatan din ang manggagawang Pilipino sa kabila ng pandemya na patuloy na lumalaban para sa kani-kanilang mga pamilya. Nag-focus ang Pangulo to build the lives of the Filipino people. Matapos ang ilang minuto ng talumpati, biglang dumating si Pangulong Rodrigo Duterte sa pagtitipon. Hindi mapigilan ang sigawan at hiyawan ng mga dumalo nang makita ang Pangulo sa entablado. Nakipagkulitan at nagbigay ng panandali ang talumpati ang Pangulo. Di naman ito tumagal ng ilang minuto. Kabilang sa kanyang isinambit sa entablado ang pagsuporta nito sa kandidatura ni Cayetano sa pagkasenador.
Dating naging magka-tandem si Pangulong Duterte at Cayetano noong 2016 presidential election, kung saan tumakbong vice-presidente ng Pangulo si Cayetano. You know, wala kang masabi sa mga itong sila Army pati si Alan Peter. Lahat ng trabaho ng politiko ginagawa nila. Alam mo, minsan sabi ka na politiko, pabalik-balik ka, pabalik-balik. Kung magtrabaho lang talaga, kagaya ko, sila na lang ang makatulong sa inyo, lalo na yung mga tao sa Taguig, kagaya ninyo. Bukod kay Pangulong Duterte, personal din na dumalo sa pagtitipon si Senatorial Beth Harry Roque at Senator Christopher Bongo na kasama ng Pangulo. Matapos ang talumpati ng Pangulo, agad na rin itong nilisa ng lugar na bantay sarado naman ng PSG. Erbingas para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapa. Pangungunahan ni Pangulong Rodrigo Roa Duterte ang pag-inspeksyon sa bagong tayong Overseas Filipino Workers Hospital para sa pangangailangang medikal na mga OFW at kanilang dependents. Itinayo sa isang 1.5 hektar na lupain na donasyon ng pamahalaang panlalawigan ng Pampanga. Matapos malagdaan ang Executive Order No. 154 noong nakaraang taon. Isang MOU ang nilagdaan noong Enero ngayong taon sa pagitan ng DOLE at PGH, kung saan ang huli ay magbibigay ng tulong sa pagsasanay ng mga klinikal at administratibo ng tauhan, pagpaplano at pagkuha ng mga kagamitan sa ospital at pagbabalangkas ng klinikal at piskal na proseso ng daloy. Inaasahang magsisimula operasyon ng ospital sa Mayo 2, araw ng Martes, bilang isang polyclinic sa paglipat sa pagiging ganap na pagpapatakbo sa katapusan ng Hunyo. Department of Health binalaan na huwag i-delay ang pagbibigay ng Special Risk Allowance o SRA. Eden Santos, may balita. Hindi na umano dapat ulitin pa ng Department of Health ang mga naging palpak at pagkakamali sa pamamahagi ng Special Risk Allowances o SRA ng mga healthcare workers. Ito ay matapos nalagdaan ni Pangulong Rodrigo Duterte at maging ganap na batas ang Republic Act No. 11712 o ang Public Health Emergency Benefits and Allowances for Healthcare Workers Act. Ayon kay Barangay Health Workers Party List Representative Angelica Natasha Co, masasabi lang na nakalagpas na tayo sa COVID-19 pandemic kung natamo ng bansang mataas na vaccination at booster rates at ang alert level 0. Ayon niya, mananatili tayong bantad sa COVID-19 surges kung milyon-milyon pa rin ang hindi nababakunahan. Mahigpit na babantayan ng mga kongresista ang pagbuo ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng nasabing batas at patuloy na paalalahanan ang mga magpapatupad nito upang maiwasan ang matagal, mabagal at delayed na pamamahagi ng SRA na naganap noong 2020 at 2021. Nagpasalamat naman kay Pangulong Duterte si Quezon 4th District Representative Angelina Helen Tan, Chairman ng House Committee on Health, sa pagtataguyod sa kapakanan ng mga manggagawa sa health sector. Anya, isa itong regalo para sa nasabing sektor sa paggunita ng Labor Day. Ang RA 1172 ay nakatakdang magbigay ng benepisyo sa lahat ng healthcare at non-healthcare workers anuman ang kanilang katayuan sa trabaho sa panahon ng COVID-19 pandemic o iba pang mga national public health emergencies na maaaring maganap sa bansa. Eden Santos para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Inaprubahan ng Interagency Task Force o IATF ang acceptance and recognition sa Pilipinas ng National COVID-19 Vaccination Certificates ng Laos PDR at Rwanda. Ayon kay Acting Presidential Spokesperson Martin Andanar, pumayag ang IATF na ang sertifikasyon mula sa dalawang bansa ay maaaring gamitin para sa protocol sa arrival, movement at quarantine. Dagdag ni Andanar, ipinag-utos ng IATF sa Bureau of Quarantine, Department of Transportation, One-Stop Shop at Bureau of Immigration na ikonsidera lamang ang sertifikasyon aprobado ng IATF.
Samantala, ilang rehiyon at lalawigan ang patuloy pa rin binabantayan ng Department of Health matapos makitaan ang pagtaas ng mga kaso ng dengue. Ayon kay Health Undersecretary Maria Rosario Bergere, tagapagsalita ng Department of Health, kabilang rito ay ang apat na lugar sa Zamboanga del Sur at ang mga rehiyon ng Cagayan Valley, Central Luzon at Central Visayas. Sa ngayon, mahigpit anya ang kanilang monitoring sa mga nasabing lugar at inactivate na rin nila ang dengue fast lanes roon. Apila ng Department of Health sa mga lokal na pamahalaan, i-activate na ang kanilang dengue brigade para maiwasan ng paglala ng mga kaso ng dengue. Hinikayat rin ng opisyal ang publiko na palaging maglinis ng bakuran at mga ipunan ng tubig dahil dito madalas mangitlog ang mga lamok na may dalang dengue. Samantala, halos 8.5 milyong pasahero na ang naka-avail ng libreng sakay sa Metro Rail Transit 3 sa unang isang buwan. Ayon sa MRT3 Management, kabuang 8,472,637 ang commuters na naka-avail ng sakay sa kanilang mga tren mula Marso 28 hanggang Abril 30. Ang pinakamaraming bilang ng pasahero na naitala sa loob ng isang araw ay noong Abril 8, kung kailan humataw ito sa 335,993 na mananakay. Ang libreng sakay sa MRT3 ay extended hanggang sa Mayo 30. Mahigit sa 8,000 bagong abogado na numpa na. May detalye si Moira Encina. Congratulations to the new lawyers. Porma na numpa bilang abogado ang higit 8,000 na nakapasa sa 2020-2021 bar examinations. Ito na isa sa pinakamaraming bar passers na numpa sa kasaysayan at ang unang in-person oath-taking ng mga bagong abogado mula na magsimula ang COVID-19 pandemic. Isinagawang oath-taking ceremony sa Mawa Arena sa Pasay City. Present seremonya ang 15 maestrado ng Korte Suprema. Supreme Court Clerk of Court and Bank Attorney Marife Lumibo Cuevas ang nangasiwa sa panunumpa ng mga bagong abogado. Kabilang sa mga bagong abogado na nakapanumpa ang dating NET25 reporter at anchor at ngayon Court Deconjunction Officer ng QCRTC na si Attorney Neyang Mangawang. Ayon kay Mangawang, pangarap niya mula pa nung bata siya maging abogado kaya sobrang saya niya dahil nagbunga rin ang kanyang mga pagsikap. I remember kahit doon sa yearbook nung high school, nakasulat yon, I want to be a broadcast journalist and a criminal lawyer. So talagang yun talaga yung dream ever since. Umaas Torneya na balang araw ay maging parte siya ng Public Attorney's Office at mapagturo sa School of International Relations ng New Era University. Isa rin sa mga nakapanumpa, si Attorney Maricar Grace Velasco ng Legal Department na Eagle Broadcasting Corporation. Masayang-masaya po ang puso ko na nakapanumpa na po kami bilang abogado matapos po ang 2 taon ng pandemya at matapos po ang online classes. Nakagraduate po kami at nakapag-take po ng bar examination. Nakapasa po at ngayon nga po ay nakapanumpa na po. Anya, ang mga magulang niya ang naging inspirasyon niya para iprosige ang abogasya na pinangarap din niya mula pagkabata. Isa-isa namang kinilala ni Bar Chairperson at Justice Marvic Leonen ang mga bar examiners at ang mga eskwelahan na nagsilbing local testing centers. Gayun din ang mga law schools na nakapagamit ng mataas na bilang ng mga pumasang bar takers, exemplary passers at excellent passers. Hinimok naman Leonen ang mga abogado na gamitin ang kanilang bagong papel para pagsilbihan ang mga tao, lalo na ang mahirap at naaapi. Habang pinaglilingkuran natin ang ating sambayanan, huwag din natin maliliitin ang kakayahan ng karaniwang tao. Huwag magkamaling maliitin ang kanilang kakayahang bumangon at ipagtanggol ang kanilang sarili sa harap ng pang-aabuso at pang-aapi ng mga nagkukunwaring naghaharing uri. Gamitin ang mga titulong ginawad sa inyo, maging kabahagi ng mapagpalayang kasaysayan. Huwag isangla ang inyong kaluluwa sa mga pansariling bagay. Huwag maging kasangkapan ng mapang-api. Makiramay sa nakakarami. Oire Insina para sa Mata ng Agila, patatag, tapang, patapang. Samantala, 2 kumpirmadong sugatan matapos bumagsak ang isang poste na may laman na mga kontador ng kuryente sa Tondo, Maynila nitong weekend. Insidente sa pool sa CCTV, Erlo Bringa sa balita. Pasado alas 2 itong Sabado, tila normal ang sitwasyon sa kalsada na ito sa F. Verona Street sa Barangay 82 sa Tondo, Manila.
Makikita sa CCTV na naglalarong ilang mga kabataan habang ang ilan ay nasa labas ng tahanan at naglalakad. Kita ang poste ng kuryente na nasa itaas na bahagi ng video pero ilang saglit pa. Bigla na lamang itong bumagsak na maraming nakakabit na kontador ng kuryente. Sa lakas ng impact, yumanig ang paligid at nag-spark ang ilang poste. Ayon sa barangay, una na nilang nai-report ito sa Meralco dahil sa bahagyang pagtagilid dito ilang buwan nang nakakaraan. Pero tumagal na daw ang ilang buwan na taon hanggang sa hindi na ito nabalikan pa at nangyari na ngang insidente. Actually, 4 months ago po, nai-report na po namin siya nung may sumabog dyan, nirepair. Nireport namin siya kasi tumagilid na. So ginawa po nilang paraan, nilagyan nila ng tali at babalikan daw po. Pero yun nga, napansin na namin, sobrang dami ng metro na nakalagay na migit ko muna siguro 200 metro ang nakalagay. Buti nga ka mo, kung konti lang yung tao. Kung time na hindi umambon, sobrang dami ng mga naka-standby dun. Matapos ang insidente, mabilis na tumulong din na mga residente sa lugar. Kita pa sa video na ibinigay sa NET25 News at kitang nire-rescue pa mula sa ilalim ng mga bumagsak na posteng ilang residente. Katulad na lamang ng senior citizen na ito na inakala na daw napatay ng marami at nang huminga, kagad nila itong binuhat at isinugot sa ospital. Kita pa sa video ang ginawang pagtulong sa mga nasugatang residente para maisugot sa ospital. Sa sobrang taranta ng mga residente, hinarang ng mga ito ang isang ambulansya naman na magsusundo sana ng pasyente na nakatira lamang malapit sa lugar at isinakay nga ang senior citizen na nadamay sa insidente. Dalawa ang naitalang sugatan sa insidente na kinilalang si Eliseo Di Basangal o ang senior citizen na nakuha sa ilalim nga ng nagbagsakang poste at ang isa naman na si Julius Menjola, 23 years old, nakakaparada lang ng tricycle ng bumagsakang poste. Sa ngayon po, medyo okay na yung matanda, pero nilipat po siya from a series, nilipat siya sa PDH para sa mas magandang pagdetecting po yata sa kanya. Mahigit kumulang 200 bahay daw ang nawalan ng kuryente matapos ang insidente ayon sa barangay. 6 na sidecar, isang food stall ang nabagsakan din at natamaan din ang ilang bahay sa lugar ng mga debris. Sa ngayon ay patuloy na isinasaayos pa rin ang mga nasirang poste at naapektuhan nito at pinalitan din ito ng mga panibagong metro kontador. Hiniwalay na ang iba pa upang hindi ito mag-overload. Nasa maayos na kalagayan ng mga biktima kabilang ang senior citizen na si Mang Eliseo. Nakipag-usap na raw ang Meralco sa pamilya ng mga naapektuhan ng insidente para sa danyos ng nangyaring pagbagsak ng poste. Actually, nakapag-ungayan na po sa kanila, sabi ayon sa pamilya na hindi naman daw po sila pababayaan. So inihintay po namin na pupunta raw dito yung legal sa barangay para maipag-ayos doon naman po sa mga ari-arian na sira. Earl Bingas, para sa Mata Ng Agila, matatag, matapang, matapa. Abangan job fair sa Labor Day, sinagawa sa Camarin, Caloocan City at Frontliners sa Taguig City. Ginawaran ng parangal yan at iba pang mga balita. Pagbabalik na Mata Ng Agila.
Balita pa rin, job fair sa Labor Day, isinagawa sa Camarín, Caloocan City, si Christine Leiza sa detalye. Kaalinsabay ng pagunita sa National Labor Day ay nagsagawa ng job fair sa Libis Court, Barangay 175, Camarín, Caloocan City. Ang nasabing job fair ay dinaluhan ng mga unemployed individuals na naapektuhan ng mga hanap buhay dulot ng pandemya. Sa nasabing job fair ay nagkaroon rin ng livelihood training katulad ng alcohol at soap making upang makatulong sa mga kababayan nating naapektuhan ng pandemya at makapagsimula ng kanilang sariling ikabubuhay. Ang nasabing job fair ay interagency collaboration ng mga mula sa Ahensya ng Kapulisan, Joint Task Force NCR at Caloocan LGU sa tulong na rin ng kapitan ng nasabing barangay. Layo nitong mabawasan ng mga kababayan nating nawalan ng trabaho, lalo na sa panahon ng pandemya. Malaking tulong din ito sa mga kababayan natin na mas mapadali ang pagproseso at paghahanap ng trabaho para sa kanila. Samantala, mahigit sa 50 individual ang nakinabang sa nasabing job fair at livelihood training na ito. Nangako naman ang lokal na pamahalaan na patuloy pa silang maglulunsad ng mga ganitong proyekto upang makatulong pa sa ating mga kababayan na naapektuhan ng pandemya. Mula rito sa Caloocan City, kasama si Mayor Feleza. Ako si Christine Leiza para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Send-off ceremony isinagawa ng COMELEC sa Navota City para sa nalalapit na halalan. Si Edison Domingo Jr. sa detalye. Ngayong umaga nga ay formal nang isasagawa ang send-off ceremony sa pangunguna ng PNP Navotas, AFP at BFP na siyang magiging pangunahing magpapanatili ng kaayusan at katahimikan sa nalalapit na halalan. Isang linggo na lamang ay mag-eeleksyon na sa bansa. Kaya naman ang Commission on Election sa lungsod ng Navotas, formal lang isinagawa ang send-off ceremony para sa nalalapit na halalan. Pinangunahan ito ni Election Officer ng Navotas City na si Attorney Wilson Gapod at ni Police Colonel Dexter Lagin, hepe ng Navotas PNP, kasama ang BJMP, AFP Joint Task Force, Coast Guard, maging ang BFP at mga volunteer group. Layunin ito na maging mapayapa ang darating na halalan sa lungsod. Dito sa Navotas, nakikita ko na mapayapa, lalo na merong history ng matiwasay ang ating bayan, lalo na meron tayong masigasig na kapulisan dito na mangangasiwa ng ating kapayapaan dito sa ating siyudad. Inaasahan nila na magiging mapayapa ang darating na halalan sa tulong na rin ng mga otoridad na kasama sa pagtitipon. Pinayuhan din ang opisyal ang mga botante para sa isasagawang pagboto. Ang mensahe ko po ay maaga tayong lumabas para bumoto. Alas 6, bukas na ang ating mga presinto hanggang alas 7. Maganda, mauna na tayo magboto para hindi na tayo sumabay sa malaking crowd. Samantala, tiniyak naman ni Navotas Chief of Police, Police Colonel Dexter Lagin, na nakatutok sila para sa pagpapanatili ng kapayapaan at kaayusan sa panahon ng halala. Handa na po tayo. Actually po, natapos po natin lahat ng COMEX, SIMEX, convoy run at meron din po tayong kinandak na mga conferences, meeting, coordination meeting sa lahat ng partner agencies po natin. Para po sa ating mamayan na Navotas, bumoto po tayo at sumunod lang po sa basic na COVID protocol. Yan po yung mandatory wearing of face mask at saka yung social distancing po natin. At sumunod po natin sa ipapatupad ng ating kapulisan. Bawal po ang manggugulo sa polling places. Agdadala po ng ating listahan ng ating boboto para hindi po tayo naghahanapan kung ano po yung boboto natin. Edison Domingo Jr. para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat. Frontliners sa Taguig City ginawaran ng parangal. May report si Biyernes Lima. Bilang
isang bahagi ng selebrasyon ng 435th founding anniversary ng Taguig City ay kinilala at binigyang pugay ang kanilang mga magigiting na frontliners na may temang Bayani sa Bayan ng Taguig. Sinubok ang ating bansa ng isang pandemyang dulot ng COVID-19 na patuloy na kinakaharap, ngunit sa tulong ng mga frontliners ay hindi sila sumuko at unti-unti itong nalagpasan. Ginawaran at tumanggap ng award ang mga outstanding performance healthcare professional na isa na rito si Dr. Jennifer Lou de Guzman for outstanding physician ng City Health Office. Kinilala din ng Taguig ang partnership nila sa private medical institutes tulad ng St. Luke's Medical Center, BGC, Medical Center Taguig, Cruz Rabe Hospital at ang Department of Health. Ang frontliners ng Taguig ay patuloy sa pagtupad ng kanilang mga tungkulin para makapagbigay ng mataas na uri ng medical services sa pagsasagawa ng COVID-19 test para matiyak na ang COVID-19 patients ay maayos na maalagaan sa pag-recover at ang patuloy na pagsasagawa ng vaccination rollout. Vernalyn Amado kasama si Archie Amado para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, tapat. Matapos ang isang taong pag-antala, matutuloy na ang pagtatayo ng pinakabagong Northern Tagalog Regional Hospital sa bayan ng Montalban sa Rizal. Ito ang kauna-unahang National Level 2 Hospital sa lalawigan na may 200-bed capacity. Ang detalye sa report ni Mark Gabriel. Personal na ininspeksyon ni Congressman Fidel Nograles ang isang hektaryang lupain sa Montalban, Rizal. Dito itatayo ang pinakabagong Level 2 DOH Hospital na tatawaging Northern Tagalog Regional Hospital na may 200-bed capacity. Ayon kay Congressman Nograles na siyang nagsulong ng proyekto, tuloy-tuloy na ang pagtatayo ng ospital na naantala sa loob ng higit isang taon. Lubos ho tayo natutuwa sapagkat sa wakas ay umarangkada na. Tuloy ho ang ating pangunahing programa, proyekto para sa Montalban, ang Northern Tagalog Regional Hospital. Bagamat nagkaroon ng konting problema, ay dami naman hong naging problema noong nakaraang taon, gipit na gipit ho kasi ang ating gobyerno sa pondo. Pero tapos na ho yun. Ang importante ngayon, tuloy na ho ang ating ospital at umarangkada na po ang ating programa. 335 milyon pesos anya ang naaprubahang pondo para sa proyekto. Bahagi ng phase 1 ang outpatient department na may 32-bed capacity at ang emergency room building. Magkakaroon din ito ng operating room, delivery room at intensive care unit. Ito rin ang kauna-unahang ospital sa Calabarzon na magkakaroon ng infectious disease laboratory. Wala na hong matakbuhan na ospital, punong-puno na ho ang mga ospital. Kaya ho sinikap ho natin na ang isa sa ating mga pangunahing proyekto ay magtayo ng pinakaunang pambansang ospital dito ho sa ating bayan. Nandiyan ho ang aspeto ng kabuhayan sapagkat mahigit 500 na tao ang mabibigyan ng trabaho kapag nagtayo ho tayo ng National Hospital dito. Kumpiyansa naman si Nograles na magtutuloy-tuloy ang proyekto kahit pa maupo na sa pwesto ang bagong administrasyon na mananalo sa halalan ngayong Mayo. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Abangan, official announcement ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa nalalapit na halalan dito sa Mata ng Agila sa NET25. This portion is brought to you.
sa balita, walong patay matapos matrap sa nasusunog nilang bahay sa barangay UP Campus sa Quezon City kaninang madaling araw. 80 bahay ang natupok sa nangyaring sunog. Alamin natin karagdagang detalye, Erlo Bringas. Mag-aalas 6 ng umaga kanina nang mabilis ang lamunin ng apoy ang maraming mga bahay sa barangay UP Campus sa Quezon City. Sa bilis ng paglaki ng apoy, inakyat na ng mga taga-BFP ang bubong ng ilang mga bahay upang direktang mabugahan ang nasusunog na mga bahay. Makitid kasi ang daanan papasok sa loob kaya ang BFP nahirapan sa pag-aapula ng sunog. Ilang minutong lumipas, inakyat agad ito sa ikalawang alarma dahil gawa sa light materials ang ilang mga nasunog na bahay kaya mabilis itong kumalat. Ayon sa Bureau of Fire Protection, di naman sila nahirapan sa pag-aapula ng apoy dahil ang komunidad ay mayroong fire hydrant. Nagsimula po ang apoy doon po sa bedroom sa second floor ng two-story residential po. Kahit yung lugar natin ay congested, construction materials po siya, light construction, pero hindi po kami nahirapan sa aming operasyon. Gawa ng ang ating mga kalsada ay maluwag naman at yung ating mga passageway ay maluwag naman po. Ang ilang residente, mabilis na nagakot ng gamit. Habang ang ilan naman, walang naisalbang kagamitan at problemado ngayon dahil wala ngang naisalba sa bilis ng paglaki ng apoy. Tulad na lamang ni mga apolinaryo na nagtamo pa ng sugat. Dali lang eh, kagulatan na nga eh. Ayun lang, hanggang sa itinulak lang, doon lang kayo. Doon sa mga dumating ng mga, hindi ko nga alam kung anong tumama rito eh. Sa paggupa ng sunog, nakita ang 8 bangkay ng mga residente. 6 sa mga ito ay magkakaanak. Sa inisyal na investigasyon mula sa BFP, posibleng natrap ang mga ito dahil sa iisa lamang ang nagsisilbing entry at exit points kung saan natagpuan ang bahay ng mga biktima. Ilan sa mga nasawi ay nasa edad 80 taong gulang ang pinakamatanda habang 3 taong gulang naman ang pinakabata. Actually, hindi na po natin sila makilala kasi charged beyond recognition po sila. Yung 6 po nagumpukan doon sa passageway na doon sila natrap sila. Yung 2 naman medyo may kalayuan, mga kulang-kulang 5 metro doon naman po sa bintana na dapat nila gustong labasan na doon naman po sila inabot ng pagka-suffocation. Mangyakyak naman si Aling Maria, kaanak ng mga biktima dahil sa trahedyang nangyari sa kanyang mga kaanak. Ang buong pag-asa kasi siguro nung mag-iina, kaya tumakbo doon sa taas, doon sa bahay ng tiyahin ko, na buong pag-asa nila hindi aabutin yung bahay ng tiyahin ko. So, doon sila natrap kasi wala nang daanan po doon eh. Sunog po yan eh. Aksidente, hindi po natin ginusto. Gusto mong iligtas, hindi mong mailigtas. Sa pagtaya ng BFP, umabot sa 80 bahay ang natupok, habang 250 pamilya naman ang naapektuhan. Aabot naman sa 150,000 pesos ang halaga ng naging pinsala. Idineklarang fire out ang sunog alas 7 ng umaga kanina. Iniimbestigahan pa rin ng BFP ang naging sanhi ng sunog sa lugar. Erlo Bringas para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Tuloy na tuloy na umano ang pagre-retiro sa serbisyo ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos sa Mayo 8 o isang araw bago ang halalan. Tiwala naman si Carlos na hindi ito makakaapekto sa kanilang preparasyon para sa halalan dahil nakalatag na anya ang kanilang plano sa pangunguna ng National Security Task Force on National and Local Election 2022. Ang detalye sa report ni Mark Gabriel. Pinangunahan ni PNP Chief Police General Leonardo Carlos ang flag raising ceremony sa Campo Crame kanilang umaga. Kung hindi ma-extend ang kanyang serbisyo, ito na ang huli niyang flag raising bilang hepe ng pambansang pulisya. Sasapit na kasi siya sa kanyang mandatory retirement age na 56 sa Mayo 8, isang araw bago ang halalan. Basta ako, I will follow orders of the Commander-in-Chief. Ganon yung stand na ano natin dyan. Sa akin, talagang sunod lang. Ang instruction naman niya sa akin, twice niya sinabi sa akin, you deserve it, just do it right. And the same instruction to kanyang bilin sa mga 2022 graduate ng PNPA, sabi niya, just do it right and within the bounds of the law. So, yun, ganun ang aming ginagawa.
Ayon kay General Carlos, wala namang dapat na ipangamba kung magre-retiro siya sa serbisyo ilang araw bago ang halalan. Giit niya, nakalatag naman na ang kanilang mga plano para sa eleksyon hanggang sa pag-upo ng bagong administrasyon sa Hunyo 30. They know very well the plan. They know very well what is the our contingency plan. The leadership itong sa National Task Force Safe 2022. Pag ganitong senaryo, ganitong aksyon. So we're now, sabi ko nga, we're now in the practice phase. After that, ibabalik pagka may nangyari o yung sa contingency planning, performance phase naman kami. Bago ito, una nang nagretiro ngayong araw si Lieutenant General Ferdinand Divina, ang number 3 man ng PNP, na mista ni General Carlos sa PMA Maringal Class of 1988. Dahil dito, otomatikong aakyat sa number 3 post, ang number 4 man ng PNP, na si Police Lieutenant General Vicente Danao ng PMA Sambisig Class of 1991. Bukod sa pagiging Deputy Chief for Operations, siya rin ang uupo bilang Commander ng National Security Task Force on National and Local Elections 2022. Inaantabayan na naman kung sino ang aakyat sa number 4 post o ang bagong Chief for Directorial Staff. Samantala, patuloy din na naghihintay ang PNP kung sino ang itatalaga ni Pangulong Duterte bilang kanilang officer in charge. Una nang inanunsyo ni Interior Secretary Eduardo Anyo na nagsumiti na siya ng dalawang pangalan sa Pangulo para pagpilian. Kung susundin ang seniority, maaaring italaga ng Pangulo ang number 2 man ng PNP na si Police Lieutenant General Rudel Sermonia o si Lieutenant General Danao at iba pang star rank officer ng PNP. Pangungunahan ng OIC ang PNP hanggang sa maupo sa pwesto ang mananalong bagong Pangulo ng Bansa at makapili ng kanyang PNP Chief. Mar Gabriel, para sa Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapat. Samantala, naglabas ng report ng Financial Times ukol sa umano'y pagsagawa ng sikretong pagpupulong ng mga matataas na opisyal ng Estados Unidos at United Kingdom para talakayin ang umano'y mas malawak na pakikisangkot ng British government sa issue ng Taiwan. Ayon sa naturang publication, isinigawa umano ang pagpupulong noong unang bahagi ng Marso. Kabilang umano sa mga lumahok sa negosasyon, si White House Indo-Pacific Coordinator Kurt Campbell at top U.S. National Security Council China official na si Laura Rosenberger. Tinalakay umano ni na Campbell at Rosenberger ang mga issue ng posibilidad na palalakasin ng London ng diplomatic contacts sa Taipei. Kasama rin umano sa pinag-usapan ang magiging papel ng UK kapag lumala ang tensyon sa pagitan ng China, Taiwan at mauwi sa digmaan. Iginiit naman ni German Chancellor Olaf Scholz na hindi pangungunahan ng Berlin ang pagpapadala ng malalakas armas at military vehicles sa Ukraine. Binigyan din ni Scholz na hindi siya gagawa ng padalos-dalos na hakbang na lalo lamang magpapalawak sa hidwaan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Sinabi ng German Chancellor na makikipag-ugnayan siya sa kanyang mga kaalyado bago gumawa ng desisyon. Nagsagawa naman ang surprise visit sa U.S. House of Representatives Speaker Nancy Pelosi sa Kiev para personal na tiyakin kay Ukrainian President Volodymyr Zelensky ang suporta ng Washington sa harap ng hidwaan ng Ukraine at Russia. Mismong si Zelensky ang naglabas ng video sa Twitter ng kanilang pag-aharap ni Pelosi at iba pang mambabatas ng Amerika sa labas ng Presidential Palace sa Ukrainian capital. Si Pelosi ay sinamahan ni House Foreign Affairs Committee Chair Gregory Mix, Intelligence Committee Chairman Adam Schiff, Rules Committee Chairman Jim McGovern at Representative Jason Crow. Nagsagawa rin ng maigsing pagpupulong ng mga opisyal kung saan ikiniit ni Zelensky ang pangailangan ng patuloy na pagkakaloob sa kanila ng U.S. ng military support. Samantala, ginawa rin ni Zelensky si Pelosi ng Order of Princess Olga, isang Ukrainian civil decoration na binibigay sa mga kababaihan dahil sa kanilang personal o personal merits sa larangan ng politics, science, culture at humanitarian areas. Yes. Abangan! Official announcement ng Iglesia ni Cristo kaugnay sa nalalapit na halalan dito sa Mata ng Agila sa NET25. This portion is brought...
sa Mata ng Agila habang papalapit ng papalapit ang araw ng halalan ay pinakaabangan ng sabay ng Pilipino ang pagkakaisahan ng kapatiran ng Iglesia ni Cristo o ang kanilang official announcement kung sino ang mga mapapalad na mga kandidato na kanilang tutulungan sa May 9, 2022. Napatunayan sa maraming pagkakataon ang lakas at puwersa ng unity ng Iglesia ni Cristo. Ito ang dahilan kaya patuloy na pinakaasam-asam ng isang kandidato ang endorsement ng Iglesia. Naniniwala ang karamihang mga Pilipino na ang mga kandidatong tinutulungan ng Iglesia ni Cristo ang siyang kadalasang nagwawagi kapag dumarating ang halalan. Kung sino-sino ang mga kandidatong tutulungan ng Iglesia, abangan bukas ang official announcement mula sa pagkapangulo, pangalawang pangulo, mga senador at mga local officials ang tutulungan ng Iglesia ni Cristo. Dito yan, exclusive report ng Mata ng Agila. Matatag, matapang, matapa. Samantala, epektibo na ngayon ang big-time rollback sa presyo ng liquefied petroleum gas o LPG ng mga kumpanyang Petron at Phoenix. Kapwa 5 pesos and 75 centavos ang ipinatupad na bawas presyo ng dalawang kumpanya sa kada kilo ng kanilang produkto. Ibig sabihin, nasa 63 pesos and 25 centavos ang kabuang pagbaba sa kada 11 kilogram na tangke ng LPG. 3 pesos and 22 centavos naman ang pagbaba sa kada litro ng auto LPG ng Petron, samantalang sa Phoenix ay 3 pesos and 20 centavos. Dinagsa ng ating mga kababayan ang OPM concert na bahagi ng Maligaya Summer Blast 2022 sa Philippine Sports Stadium sa Ciudad Victoria Complex sa Bukawe, Bulacan. Si Vin Pascua sa detalye. Matagumpay ang isinagawang OPM concert sa ginanap na Maligaya Summer Blast 2022 sa Philippine Sports Stadium sa Philippine Arena sa Bukawe, Bulacan. Maaga pa lamang ay naghihintay na ang maraming tao sa loob maging sa labas ng stadium para masaksihan ang pagtatanghal ng kanilang hinahanga ang artist. Binuksan ang naturang concert ng bandang Magnus Haven. Nakilala ang banda dahil sa hit song nila na Imahe. Sinundan naman ito ng P-pop groups na Bini at Dion. Pinaindak naman ng dating vocalist ng Imago na si Aya De Leon ang crowd sa mga hits niya na Tara Let's at iba pa. Nagtanghal din sa programa ang Catriona hitmaker na si Mateos, ang anak ni Gladys Reyes na si Christopher Someru, ang rap icon na si Glock9, ang P-pop boy group na First One at ang bandang Jumanji. Nagpakanta naman sa crowd ang mga love songs ng December Avenue na sinundan naman ng P-pop girl group na Kalista. Final at closing performer naman ang bandang Itchy Worms na kumanta ng apat nilang songs. Bumisita din ang mga paborito nating cast mula sa mga programang Kada Umaga, Quezon Comedy Theater o Quezon City at Shopping All the Way with Jojo A. Ang programa ay pinangunahan ni na Empoy Marquez, Bea Binene at Maureen Shrivers bilang host nito. Nagpapasalamat ang artist at mga banda sa oportunidad na ibinigay sa kanila ng Maligaya Summer Blast para mapasama sa lineup at makapagtanghal sa nasabing concert pagkatapos ng mahigit dalawang taon. Vin Pascua para sa Mata ng Agila, matatag, matapang, matapat! Sundan kahit saan ang ating balitaan sa aming social media platforms. Bisitahin din ang net25.com at sumain nyo ang mga may init na balita dito sa Mata ng Agila. Para sa mga bago at patas na balita mula rito sa ating bansa at iba pang panig ng mundo, ako po si Emma Tiglao. Matatag, dadadagitin ang bawat impormasyon, matapang sa paghahanap ng katotohanan at matapat na magbabalita sa inyo. Sa ngalan po ni Alex Santos, ako po si Vic De Leon Lima. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay. Magandang gabi po. Program is supported by Bank of Commerce, an affiliate of San Miguel Corporation.